guys, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Hopefully you are in good health and keep safe as always, okay? So our topic for today is about, I give you three topics that I mentioned to you right now. First, plan for the end. So kumbaga, plan for your future, plan for your retirement. And number two, which is don't spend like a billionaire. So huwag kang gumastos na parang sobra pa kay Bill Gates or kay Jack Ma. Okay, so don't spend like a billionaire. And number three, prepare the worst. So yun yung tatlo ang pinag-usapan natin ngayon. So number one, so plan for your retirement, plan for your end. Kumbaga, kung patapos na yun yung days o trabaho mo, o kumbaga pa-retire ka na, or kung malayo pa, so kailangan naka-plan ka na. So what you have right now, so you need to plan. For example, if you are 30 years old, so meron ka pang 30 years na for your retirement. So you need to plan. So how to do it? So planning your money, and then you create an investment, or maybe you have a company to join, or maybe you keep your money saving and then generate another passive income. So this is how you plan. So lahat ng mga gastosan mo, mga gastos mo, naka-plan din yun. Kung ano yung para sa deposito ng savings, at in-explain ko yan last video, kung ano, paano ka mag-divide dun sa income mo. So how to divide your income, nandun yun. Kumbaga, part yan dun sa plano hanggang pa-retire. So you need to plan yourself. And then especially kung kagaya ko, kung malapit na mag-50, so 50 years old ka na ngayon, so maximize your planning. So how to maximize your planning? So siyempre, alam na alam mo yung budget mo araw-araw. So monthly income and monthly income. Kung mga monthly expenses, monthly income, so alam mo siya. At paano mag-maximize? Yun yung in-explain ko rin. Lately, kung magkano yung pera mo ngayon, let's say meron kang 5,000 dirhams o 3,000 dirhams na sahod, so ilagay mo yung, dati naglagay ka lang ng 5% dun sa sahod mo, in-invest mo. So try to maximize, kasi 50 years old ka na, malapit na, 10 years na lang, lagyan mo ng 20% or above para sa investment mo. So yun, tinuturo natin yung investment, at magkaroon siya ng malaking factor pagdating ng 60 years old. At the same time, kung meron kang SSS, meron kang pag-ibig, so part of your planning, how to retire. So ganun siya. Kung bata ka pa ngayon, so you need to plan. So huwag mong gayahin yung mga sinasabi ko lately sa mga video ko. Huwag mong gayahin yung ginagawa ko. So think and plan for your future. And then pag retire mo na, so hindi na problema yung mga anak mo kung saan ka dadalhin, kasi kapag may marami kang pera, marami kang datong, kung marami kang anak, mag-agawan yan sa iyo, maniwala ka. Dad, pa dito ka sa akin. Oo. Kasi may maraming pera to eh, maraming retirement to eh. Kumbaga maraming end of service, kumbaga. So wag mo, kung ikaw, kung nagtatrabaho ka bilang OFW, at tinatawag natin dito, meron kang severance, end of service. So huwag mong isipin yun kung may end of service ka. Sa Singapore, meron na. Automatic yan sa Singapore na once every salary, meron niya naka-allocate for their end of service din. Sa Pilipinas, wala tayong end of service yata eh. Kuwan lang yata sa Pilipinas eh. 13 month pay lang lagi eh. So ngayon, kailangan mo mag-saving. So kung nasa Pilipinas ka ngayon, so try to maximize na makapag-save ka ng pera. Kung talaga nag-isip ka sa planning mo para sa future mo, ngayon kung wala ka nang iniisip sa future mo at hindi mo na iniisip kung pagdating ng old age, bahala na yung anak ko. So lagi mong inaasa sa anak mo na pag tumanda ako, bali yung anak ko may trabaho naman. Yung kung walang trabaho, di, andun sa kamag-anak. Kung yan ang attitude mo,
ikaw yan eh. So, yan ang style mo eh. Kung baga yung mindset mo, hindi pa talaga nagbago. So, hindi natin masisisi yan. Ganun yung mindset mo eh. O, kung ganyan ang mindset mo, wala tayo dyan. O, hindi tayo magpo-prosper. Kung ganyan lahat ang mindset natin, wala. Ang tinatanongan natin, bakit tayo nabuhay sa mundo? Di ba? So, bakit tayo nabuhay sa mundo? Para maging masaya, to help each other, to help the other people as well. So, ganun yung purpose natin. May mission tayo dito sa mundo eh. Hindi lang yung mission para sa anak mo, para sa sarili mo. Lahat yan, meron. So, yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay? So, number two, so alam mo na kung paano mag-plan to maximize kung may edad ka na. Number two naman, so don't spend like a billionaire. Huwag mong gayahin yung mga ginagawa ng mga bilyonaryo. So, for example, gaya kay Bill Gates, talagang kilala natin yan. So, billionaire. So, Jeff Bezos, Jack Ma, o sa Pilipinas lang, Henry C., Gokong Wei. At yung mga mayayaman, akala mo lang, 1D millionaire na, Spain millionaire yan. Hindi yan ganun yan. Masinop yan. Kaya nga mayaman eh. Kaya nga, meron tayong mga maraming mga YouTube dyan, mga kababayan natin, nagpipresent. Bakit yung mayaman yung mga tao na yan? Dahil masinop. Kung mga marunong mag-manage sa pera nila. Alam nila kung paano dalhin yung pera nila. At alam kung paano i-invest yung pera nila. So, ganun yun. E tayo, middle class, mga mahihirap, o nasa ilang class pa yan, kasi sabi ni Duterte, ilang A, B, C, D, E yata yun eh. Oo. So kung tayo nabibilang dun sa medyo mahihirap, middle class, o anong class niyan, letter D, o letter E, so huwag tayong maging milyonaryo. Pagdating ng pera natin, kailangan masinop tayo. Gayahin natin yung Meron tayo siguro mga Tagalog alam nila kung sino yung mga masinop eh. Meron akong kasamahan na sa trabaho na taga doon yan sa location na yan at binibiro namin, Dre, bakit hindi ka masinop? Oh, so, mga hindi ko lang mabanggit din dito pero alam nyo na yan kung sino yung mga tao na yan. So, yung kasamahan ko sa trabaho, ganun. Pero, ibig sabihin, nasa tamang lugar kung paano ka magsinop ng pera. So, kapag dumating yung pera mo, sahod mo, huwag mong sayangin. Huwag mong kung ano-anong bilhin mo. In-explain ko rin yan sa YouTube ko, yung last previous video ko, kung paano mag-spend yung mga OFW. Pagdating ng mga sahod, pupunta ng restaurant, manood ng sine, bibili ng mga signature na damit, may signature na mga items, kung ang mga apparels, kung ano-ano pa. So marami tayong ganyan at huwag mong sayangin yon. At meron pang time na sa Pilipinas, experience yan. Pagdating ng sahod mo, 1D millionaire pre. Oh, ayos, inuman dito, gastos doon. Pag-uwi sa bahay, ito na lang pera na tira, ibigay, surrender sa pamilya. Ano lang, magkano lang pera mo? Sahod mo, kuha na, 7,000 pesos ah. Ano lang binalik mo sa akin? 1,000 na lang, inubos mo ng 6,000. Eh, okay, so ganyan na. 1D millionaire nga. OFW, 1D millionaire din yung OFW pagdating sa Pilipinas. Galing sa abroad, nasa abroad ka ngayon, pag bakasyon, wow, 1D millionaire. Bakit? Pagdating sa Pilipinas, tawagin mo nga si Kwan. Oh, tawagin mo nga yung trupa natin. Oh, painom tayo. Kung pala, sky's the limit. Sus, ganun ang mga dating. Sky's the limit, Dre. Oh, wala nang kinabukasan yan. Sky's the limit. Kung pamilyado ka, patay tayo dyan. Kinabukasan, kapag may kwintas ka, gaya ng suot ko, kwintas sa white gold, no? Sangla mo na ito. Sangla mo nga, after 1 week, umbos na eh. Puro inom, puro gastos, puro gala. Sabihin ng mga anak, Daddy, punta tayo ng SM, punta tayo ng Ayala, punta tayo ng Gaisano, kung ano pa. Oh, pagkakita doon, bili doon, kain doon. Hindi na magluluto, meron mga ganyan eh. Araw-araw, meron akong kakilala ganyan eh. Araw-araw, once pagdating niya, within 21 days, buong 21 days yan, nasa mall kumakain. Wow, grabe yun. Oh, pagdating pa lang, sundo, airport, kain sa mall. Kinabukasan, biyahe ulit. Siyempre, may sasakyan. Biyahe ulit, gastos gasolina, lahat. Oh, ang sasakyan, inutang. Mga ganong bagay. Oh,
parang ako din yun eh, 'di ba? Ganun eh. Oh, so pagpunta lang sa mall, doon nakakain, pero hindi naman ako ganun na araw-araw doon sa mall kumakain. O kasama ang pamilya. So merong ganyang kasamahan ko. Kasi nagkikwento eh. Araw-araw 'yon doon sa mall kasi malapit lang daw mall, doon na sila kakain, almusal. Oh. Doon sa tapos Jollibee, tapos manood ng sine, tapos pasyal-pasyal doon sa kung saan-saan kasi may sasakyan nga. So ganun 'yan. So spend like a billionaire. So huwag natin gayahin 'yan. So kailangan alaman na natin ha, meron ka ng plano for your retirement at don't spend like a billionaire. At yung mga mayayaman para may alam kayo kung siguro kung nagbabasa kayo sa mga story ng mga mayayaman, hindi yan gumagastos ng kung ano-ano lang. Gumagastos yan for investment at gumagastos yan for charity. Nagbibigay yan sa charity. Akala mo lang sabihin natin mga yayaman kuan yan na hindi nagbibigay yan at mga masyadong kuan yan mga mayaman. Yung iba siguro hindi. Yung iba talaga, yung mga bilyonaryo, meron yang charity. Meron yang binibigyan ng pera nila. Si Bill Gates nga 90% na sa ang ari-arian niya binibigay na sa charity. So meron tayong ganyan. Oo, dapat ganun yun ang return ng mga bilyonaryo. Hindi yan nag-isip sa kanila ng sarili. Oo. Si Warren Buffett. Yan. Mm. So number 3, prepare for the worst. Ano yun? Prepare for the worst. At sinasabi natin dito, prepare for the worst, lahat ng tao ay magkakasakit. Lahat. Meron pa nga malakas ka pa at bigla ka lang nagkaroon ng sakit. Akala mo ano nangyari? So gumastos ka ngayon. So ito, in-explain ko rin to sa previous video ko kung paano ka magdi-divide dun sa sahod mo, di ba? Nandun yun. So meron tayong tinatawag na emergency fund. So yun ang mga gagamitin natin for emergency, yung mga prepare for the worst. Kasi hindi mo alam sa pamilya, may magkakasakit. Normal yan, magkakasakit kasi buhay tayo, nasa flesh tayo ngayon at anytime pwede tayong magkasakit. At kung ikaw ang breadwinner ngayon sa pamilya mo, mahirap magkasakit. Kapag magkasakit ka, wala nang kakainin yung pamilya mo. Kaya yan, tandaan natin. Once na wala nang kakainin yung pamilya mo, mahirap yan kung saan sila maghagilap ng pera, saan kakain, saan kukuha ng pera, araw-araw gagastos sa hospital kung saan-saan pa. At kung wala ka ng savings, wala kang emergency fund, kung saan-saan ka na nangungutang. Kaya in-explain ko rin dito kung paano mo i-divide yung sahod mo. So dati hindi ko rin alam tong mga ganitong bagay. So I will explain to you for my video presentation. This is my personal life from the scratch, how to become entrepreneur mindset. Ganun yan. So hindi tayo basta-basta magsasayang ng panahon dito sa abroad, magsasayang sa buhay mo at yung pera mo kung saan-saan na pupunta, waldas doon, waldas dito. At pinaka-the best dito, yun yung pinapangatlo natin, pangatlo, emergency fund. So prepare for the worst. Kasi kapag once na magkasakit ka, meron kang makukuha ng pera doon sa bangko. Yung bangko kasi, hindi ko tinuturo yung bangko na pwede ka mag-invest kasi normal yan ang bangko. 4 to 3% per annum ang interest dyan, time deposit, kung ano pa. Hindi yan malaki ang investment mo doon. Hindi yan mga generate ng passive income. Actually, meron namang income pero maliit lang. Not like kung sa investing ka, kung meron kang stocks, mutual fund, meron kang company, at the same time, meron kang real estate. So okay yun. At may saving ka, may emergency fund ka, yun yung pakukuhanin mo ng emergency. For the time, for the worst. Kung mawala ka ng trabaho, ngayon, mawalan ka ng trabaho, good for 3 months, okay lang kasi meron kang pundo. At the same time, meron kang negosyo. Okay lang din yun. So ganun yun. So prepare for the worst. At guys, sana, itong tatlong bagay na to, papasok to sa isipan nyo at always think positive at build your mind and then with the knowledge and being
renew your mindset. Kung hindi pa na-renew yung mindset mo, i-renew yan. Magbabasa ka ng mga books, manood ka ng mga entrepreneurial. At the same time, kung hanap ka ng mentor, kung sinong gusto mong maging mentor. Kasi kung walang mentor, mahirap yon. Dahil ikaw, kayang baguhan ka lang sa bilang entrepreneurial at wala ka pang idea, it's totally empty cup, wala pang laman talaga yung utak mo kung paano mag-mindset sa sarili, so look for the mentorship. Ako, ang hinahanap ko talaga, marami akong nakikita sa YouTube at umatin sa mga seminars at web seminar, nagbabayad ako, bumibili ako ng libro, at also kay Brother Bo Sanchez, maganda siya. Kung sa Pilipinas man tayo, pwede ka kay Brother Bo Sanchez, talagang mentorship mo si Brother Bo dahil marami siyang entrepreneur na kasama sa grupo sa Truly Rich Club. At nagbibigay sila ng PDF, so wealth strategy, mga stocks, at God wisdom, nandun lahat yun. So guys, yan lang masasabi ko sa inyo. Sana nakabigay ito ng idea kung paano kayo magkaroon ng tricky, paano mag-plan for your retirement, huwag gumastos like a billionaire, one day millionaire, kumbaga sa ating pinag-usapan, one day millionaire yan kasi ganun. Tapos number 3, at prepare for the worst. Okay guys, please like and subscribe, at kung may tanong, comment lang para masagot natin yan kung ano yung mga katanungan nyo. Kasi I'm not discussing here for the theory for the others. I'm discussing here for my personal life story, and then I also what I've learned. Okay? So God bless, keep safe, bye-bye.